Kamusta, Carpies? At maligayang pagbabalik sa aming palabas, ang Team Carpio Vlogs. At dahil buwan ng wika ngayon, ako ay magsasalita sa wikang Filipino sa palabas na ito. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na may mga salitang nasa wikang Filipino na walang direktang salin sa wikang Ingles, tulad ng gigil! Kilig! Ngunit, sa palabas na ito, ay aalamin naman natin ang ilang mga bagay na nasa wikang Ingles at kung ano ang salin nito sa wikang Filipino. Handa na ba kayo? Tara na! Ang unang salita ay headset. Ano sa tingin nyo ang tawag sa Filipino sa headset? Sagot ay pangulong hatinig. Ulitin natin, pangulong hatinig. Ang susunod na salita ay website. Ano sa tingin nyo ang tawag sa Filipino sa website? Sagot ay pook sapot. Pook sapot. Makes sense, right? May katuturan, di ba? Okay, ang susunod naman ay email. Email. Ano sa tingin nyo sa wikang Filipino ang email? Sagot ay sulatroniko. Dahil ang email ay electronic mail. Kaya sulatroniko. Okay, next. Ito, importante sa atin to. Browser. Tulad ng Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome. Ano sa tingin nyo ang browser? Ang sagot ay panginain. Panginain. O pwede mo siyang gamitin sa sentence. Ano nga bang panginain ang ginagamit mo? So, alam mo na ang sasagot. Okay, ang susunod naman ay hyperlink. Hyperlink. Ano sa tingin nyo ang tawag sa Filipino sa hyperlink? Ang sagot ay kawingan. Ulitin natin, kawingan. So, pwede mo sabihin, ano nga ba yung kawingan ng pook sapot na sinasabi mo, aking kaibigan? Ang susunod ay, importante rin sa atin, sa ating mga telepono, sa ating mga computer, at laptop ay charger. Ano sa tingin nyo ang Filipino ng charger? Ang sagot ay, pantablay. Ulitin natin, pangtablay. Abot mo nga yung pantablay ko, nalulobat na ako eh. Okay, ang susunod naman na salita ay microphone. Microphone. Medyo katunog to nung pangulong hatinig. So, ano sa tingin nyo ang tawag sa Filipino ng microphone? Madali lang siya. Ito ay mictinig. Mictinig. So, itong ginagamit mo kapag ikaw ay kakanta ng video, okay? Pakaibot nga yung mictinig dyan or mic. Okay, so sa tingin ko ang mga susunod na salita ay medyo madali na lang. Ang susunod ay eclipse. Eclipse. So ito yung kapag yung araw ay natatakpan ng anino ng buwan or ng anino ng daigdig. Eclipse. Ang tawag sa Filipino ng eclipse ay duyog. Okay? Ulitin natin, duyog. Kuha mo. Medyo alalahanin natin ang susunod na salita. Ang susunod na salita ay arithmetic. Ulitin natin, arithmetic. Ano ang tawag sa Filipino ng arithmetic? Ang sagot ay bilnuran. Bilnuran. So, ang susunod naman na salita ay pwede mong magamit kapag nakikipagtalo ka sa jowa mo. Diba? Ang susunod na salita ay narrow-minded. Ano ang tawag sa Filipino ng salitang narrow-minded? Ang sagot ay alimbuyugin. Ulitin mo, alimbuyugin. So, paano mo siya gamitin? Alam mo, ang dami mong sinasabi. Napaka-alimbuyugin mo. Ganon. Pwede mo siya magamit kapag nakipag-away ka sa jowa mo. Pero syempre, magbabati pa rin kayo sa dulo. Okay, ang susunod naman na salita ay flat-footed. So, ano bang flat-footed? So, pag-flat yung foot mo. So, ano sa Filipino ang flat-footed? Ito ay dalpak. Ulitin mo, dalpak. Mahirap maglakad kapag ang paa mo ay dalpak. At ang huli nating salita ay chess. Ano sa tingin nyo ang chess sa salitang Filipino? Ito ay ahedres. Ulitin natin, ahedres. Magaling ka ba maglaro ng ahedres? Sana oo. Dahil ako,
Ang tagal ko lang hindi naglalaro ng Ahedrez. At sana kahit na papaano ay may natutunan ka sa palabas na ito. Wari bagay, mahalin pa natin ang ating wikang Filipino dahil nararapat itong igalang, gamitin ng wasto at tangkilikin. At kung nagustuhan mo ang palabas na ito, huwag kalimutang magkomento sa baba, pindutin ang pindutang subscribe, at huwag kalimutang kalembangin ang batingaw. At kita-kita ulit tayo, Harpies, sa susunod na pagtatanghal. Maraming salamat at paalam! Masikip pa. Ayan, medyo nakahinga na tayo.